Sir Wilbert Tolentino, dinepensahan si Herlyn Nicole Budol mula sa mga patuloy na bumabatikos at nagbabash sa kanya. Narito ang buong detalye. Sa naging recent vlog ng Kapuso star at Miss Philippines Tourism 2023 winner na si Herlyn Nicole Budol, kung saan formal ng inanunsyo ni Miss Herlyn ang pag-sign off niya sa mundo ng pageantry, ay hindi pa rin tumitigil ang pambabatikos at pambabash sa kanya. Tulad na nga lamang ng mga komento na, "And so what? Wala ka naman gaano na patunayan. Hindi ka kawalan. Promise. Buti naman. Mag-focus na lang siya pagiging artista. Okay lang. Tutal magbibigay ka lang naman kasi ng kahihiyan sa international pageant arena. Tagal mo nang pinaghandaan ang pageant at alam mo kung saan ka mahina. Pero pinatunayan mo pa din sa mga bashers mo na wala talagang laman ang kukuti mo. Buti pa si Mutyada Tool na itawid ng maayos ang Q&A niya sa Binibining Pilipinas. Kahit hindi ganun kagaling mag-English. Kusa mo lang pinaglalaruan ang biyayang binibigay sayo." Dahil nga sa mga komento na tulad ng mga ito, kaya hindi napigilan ni Sir Wilbert Tolentino na depensahan si Miss Herlyn mula sa mga mapanghusgang mga reaksyon ng mga netizens. At ayon kay Sir Wilbert na, "Hindi man marunong mag-Ingles si Herlyn, bagkus dalawang national pageant may napatunayan naman siya. Binibining Pilipinas 2022 first runner-up. At ngayon, Miss Tourism Philippines 2023. Not bad at all. Achievement is achievement pa rin. Daming bashers na wala naman ambag sa community. Huwag kayo mag-underestimate ng tao." From comedian squamite drama actress nga, na-transform niya sa magandang dilag as lead role. From comedian squamite endorser, effective siya at puro rin yung mga kontrata niya. From Barda Gulan, TV host, at boyish, na-transform siya into beauty queen for only a few months. Kaliwat ka na ng proyekto at bilang lang sa daliri ang pageant training niya. Kung makahusga kayo, wagas. Bata pa siya at marami pa siya pagkakataon para matuto. Lagi niyo tatandaan, bilog ang mundo. Sana hindi niyo maranasan yung mental health na pinagdaanan niya. Kayo, anong masasabi niyo tungkol dito? At kung ano ang inyong komento at saloobin, just comment down below. Thank you for watching and see you on my next one.